video, guys, it's all about traveling. It's all about it's all about travel. So, gusto ko lang i-share sa inyo about our experience dito. Kasi nandito kami ngayon sa Togo. If familiar kayo about Togo travel, isa sa mga pinakamalaking barko dito sa Pilipinas. So, nagbiyahe kami from Cagayan de Oro to Cebu. First time ko talaga na mag-accommodate in this room, which is ito, stateroom. Ayan, stateroom. So, i-share ko lang sa inyo. Dati po kasi nag-OJT lang ako dito at naglinis-linis lang ako sa mga room na to. At ngayon, nasubukan ko lang mag-stay dito at sumakay na yung bang wala kang iniisip na trabaho. Nakakatuwa pala, guys, na magbiyahe na maganda yung accommodation kasi parang lang naka-hotel while nagbiyahe. Hindi yung nasa, di ba maraming accommodation na yung nakahiga ka lang doon sa mga bunk by bunk, yung sa barko. Hindi ko lang alam sa iba kung na-experience nila kasi yung mga ganito kasi para lang sa mga malalayo yung biyahe. So kami, sa Togo kami, sa stateroom, dati kasi hindi ko inaakala na may ganitong mga accommodation na nasa barko. Akala ko simpleng higa lang, simpleng upo-upo ka lang dyan. So meron din palang mga ganito na for ano, yung sa mga gustong komportable na bumiyahe. So ipapakita ko sa inyo yung room, ipapakita ko, ilibot ko kayo from dito sa room. Pero baka mailibot ko rin kayo doon, i-video ko na lang sa labas yung pagkainan, yung mga iba't ibang pagkainan at iba-ibang mga story nila dyan sa labas. So, ayan. Papakita ko sa inyo, guys, ha. Ayan, guys, yung pagpasok ko pa lang sa room, ayan po yung makikita nyo, ayan. So, ayan yung ocean view namin. And then, ito yung pinaka-CR nila. Ayan. Pinaka-CR nila sa loob. Maganda. And then, meron din siyang shower area. Ayan. Super liit lang. Cute ng shower nila. So, ayan. Ayan yung pangalan pa, Togo Travel. So, ayan. So, ayan. Diyan merong salamin. Ayan. May mga salamin. So, ayan yung mga bagahe namin. Kunti lang naman yung mga bagahe namin eh. So, ayan. Malaking TV. May malaking TV dito. Kaso hindi namin alam kung saan kami mag-charge kasi yung saksakan dyan, yan, hindi daw nagcha-charge or hindi yata nagkakasya yung ano. So pagka nagcha-charge kayo, sa labas yata, magbabayad po. And then ito yung ref. Ayan. May, ano sila, sobrang liit na ref dito. So kami, wala naman kaming nilagay dyan. Pagkain ng anak ko. Then ayan yung bed. So, malaki siya, dalawa. Nandun yung control ng aircon kung gusto magpa-music or ewan ko ano pa yung iba dyan. Then yan, may mga baso, wala namang coffee. So ito yung secret. Ito yung pinaka gusto ko sa lahat dito, banda. Ayan. So ayos siya. Gusto na makabalik-balik pa kami. Ayan. Ang biyahe pala namin is 8 hours. 8 hours lang. From Cagayan de Oro to Cebu, 8 hours lang talaga. Naisipan lang namin na dito talaga kami mag-accommodate. First time din ang asawa ko na sumakay ng barko. At gusto niya din talagang ma-experience kung... Kasi dati nagtataka siya gaano ba kalaki, ano bang feeling pag sumakay ng barko. Kasi pag nagbibiyahe kami, minsan lagi kaming nakasakay ng plane siya, nagmamadali. E ngayon kasi, out of budget kami. Mura lang kasi dito, guys, mura lang pag nagbarko kayo. Yun nga lang, hindi ganun kabilis. Ano lang siya, oras talaga yung biyahe mo. Hindi siya, para lang ito sa mga hindi nagmamadali at sa may mga bagahe na dala, kasi dito sa barko, up to 60 kilograms yata yung pwede mong madala na walang bayad. Kumbaga, free lang siya. Hindi katulad sa airplane na magbabayad ka kapag nag-excess baggage ka na. So, dito sa room namin, good for two lang talaga siya. Good for two. May dalawa siyang twin bed na tag-isa kayo. And then, since kasi kasama ko yung lola ko, at
binook kasi namin siya ng ibang room, which is cabin, kaso hindi niya gusto doon kasi wala siyang kasama, apat sila sa isang room tapos wala siyang kakilala, so nag-decide na lang kami na isama namin siya dito sa room, so tatlo kami. Kasya naman kami kasi malaki naman pala. So di sana nagsabi sila, binook na lang namin ng pinaka-lowest tapos dito namin siya pinastay. Ako ang ano din ito go eh. Pera-pera din sila. So ayan, ilibot ko na po kayo. So ayan, pababa tayo guys. We are kasi nasa third floor kami. So pababa tayo sa second floor dito sa loob ng barko. So baba tayo. Ayan, kung nakita nyo yung dalawang pintuan dyan, yan po yung room for manager at sa mga trabahante na iba. Ayan, hindi ko lang masyadong napakita doon sa taas. So, yan yung sa gilid, yung kulay pink. Yan po yung charging area. Actually, maraming ganyan dito, guys. And then, ito. Goldilocks yata ito. Yan, social. Meron silang Goldilocks dito. Goldilocks branch sa loob. Ayan yung may mga cake. Ayan. Pero syempre mas mahal. Mas mahal na talaga pag nasa loob na ng barko. Mas mahal yung mga paninda. Ayan. This area, yan po yung souvenir place. Or yung kung gusto nyo bumili ng mga t-shirt na may souvenir kay remembrance kay sa pagsakay nyo sa barko. And in this area, ito yung front desk. Ayan yun si ate nag-a-announce pag nag-disembark na yung barko or tuwing pray, nagpe-pray or may i-announce siya sa mga passenger. So this area, kung gusto nyo mag-relax, pwede kayong umupo dyan. Ayan yung Quick Mart gift shop. Para siyang 7-Eleven guys kung nasa labas kayo. Pero dito sa loob, tinatawag siya na Quick Mart. Ayan, mahal din yung mga pagkain dyan. Para siyang 7-Eleven. Okay, pasok tayo. May nagwawalis. Ayan yung Sea Breeze. Diyan kami kumakain kanina sa loob. Pero nahin muna natin na ipakita sa inyo yung Island Fiesta. Ito po yung Island Fiesta. Kung saan yung mga accommodation, Super Value and Mega Value, dito po sila kumakain. Diyan po sila nagpipila for food. Ayan, upo muna tayo. Sobrang laki yung space ng pagkainan ni Island Fiesta po. So, ayan po, Island Fiesta. Siguro may time na may banda dito. Kasi, ayan, meron silang maliit na stage. So, dyan, nag-i-entertain. And then, ayan yung mga life jacket na sa gilid lang. Ayan, may mga kumakain. Pwede kayo magtambay dito pag naboboard kayo sa room nyo, sa accommodation nyo, pwede kayo dito magtambay. Kasi sobrang laki ng space. Tsaka dyan sa gilid, kung napansin nyo yun, nakikita yung ocean dyan. Sobrang daming pagkain, daming nilang choices. So ngayon, papakita ko sa inyo yung ayan, kung napansin niyo yung mga bilog-bilog na parang window, itong door, diyan po pumapasok yung mga high accommodation kasi diyan sila sa loob kumakain. So lalo na yung sa business class, diyan po sila pinapapasok para sa pagkain nila. Pero parang same lang yata ng pagkain, mas social lang ng kunti doon. Ayan po yung Horizon Coffee. Tawag po dyan, Horizon Coffee. Mas maganda po dyan sa loob. Mas malaki yung space, ocean view. Ayan, diretso tayo. Dun po sa unahan, dun po yung accommodation ng Super Value and Mega Value. Pero bawal na, yata tayong pumasok. Hindi na ako pumasok guys, sisilipin na lang natin. So, dyan po, banda. At, meron silang 24 hours na clinic dito sa loob.
pag may mga naramdaman kayo, pwede kayong pumasok dyan para magpa-check up. Ayan. So, yun lang yung kaya kong ilibot. Yun lang yung kaya kong ipakita sa inyo, guys. At yun lang yung kaya kong ilibot. Kasi, nakakahingal. Yung hagdanan nila talaga matataas. So, mahirap baba. Mahirap bumaba at mahirap din umakyat. So, yun lang mga important na ipakita ko sa inyo yung kainan. Yung Horizon Coffee. Dun sa Horizon Coffee, doon kayo kakain kapag nasa mga ganito kayong accommodation. Yung Island Fiesta naman, doon kayo kakain kapag nasa, ano kayo, Mega Value at saka Super Value. Yung accommodation ng Mega at Super Value, yun yung pinakamura. Ano yata? 900. 900 lang yata. Pero hindi ko alam, kasi si Tugo, tatlo yung biyahe nila eh. Eto, galing kami Cagayan de Oro. Pupunta ang Cebu, and then, mag-stop over sa Cebu kasi bababa kami lahat ng mga bababa ng Cebu. And then, dire-diretso yan nila ng Manila. So, yung from Cagayan to Manila, siguro mas mataas yung pamasahe nila kasi mas malayo yun. Dito kasi, Cagayan lang, 8 hours lang kami. So, yung pa Manila, siguro aabot sila ng 16 hours. So, mas malayo sa kanila. So, yun, so, mga gusto mo experience ito, Tugu. Lalo na yung mga nagbiyahe Luzon, besides Mindanao, and si Tugu. Hindi kasi ako sumasakay ng mga ibang barko. Meron namang ibang barko, pero maliliit kasi sila. Mas feel mo yung alog kapag sila yung sinaksak mo kasi mas maliit sila eh. So yun lang po yun. Mamaya mag-video ako ulit pagbaba namin para makita ninyo yung sea breeze dun sa labas. So ayan, malapit na kaming makarating. Nasa Cebu, Pier 6 na po kami. Ayan, kung napansin nyo, may mga ano na talaga, nandito na kami sa pantalan. Ayan guys. So, antay na lang kami na matali yung barko at makababa na po. Sisters, please don't hesitate to approach one of our vessel crew assigned in your respective accommodations who are boarded to help me to assist you. We wish you a safe onward journey to your final destinations, and we are glad to be of service to you. Thank you very much for choosing to go travel, and we look forward to seeing you again on your future journeys. So, ayun nga po, nandito na tayo. Ayan. So, siguro guys, hindi na ako mapag-video paglabas namin kasi medyo mahangin at kailangan kong hasikasuhin yung mga dala namin at syempre baka malaglag pa yung cellphone ko. So, ito na lang po yung last, pinaka-last part ng video ko at experience namin dito sa Tugu. And thanks God kasi nakarating kami ng maayos at thank you for watching. Sana ma-experience nyo din po. Bye-bye. See you on my next vlog.